Inaalam pa rin ng otoridad ang pagkakakilanlan ng motoristang nahulikam na nanutok ng baril sa isang taxi driver dahil sa away trapiko. Ang tsuper ng taxi handa naman daw makipag-ayo sa driver ng SUV. Balita hatid ni Steve Dailisan. Dahil sa viral video, itutukoy na ng LTO kung kanino itong SUV na ang driver ay nanutok ng baril sa kaalitang taxi driver sa EDSA Santolan. Nakarehistro ang SUV sa Primex Development Corporation sa San Juan na ipinasusubpina na. Yan ay para malaman naman kung sino ang lalaking nagmaneho at nakuha ng nanutok ng baril. Bukod sa traffic violations tulad ng obstruction at reckless driving, pagpapaliwanagin daw siya kung bakit di kailangan suspindihin ang lisensya. Dapat paalalahanan natin sila na kung sila ay nagmamaneho, dapat nasa right frame of mind sila at di dapat sila mahihingit ng ulo. Nang puntahan ng GMA News ang nakarehistrong address, sinabi ng nakausap naming administrative staff na aalamin pa raw nila kung sa kumpanya nga nila ang sasakyan. May kopya na rin daw sila ng imbitasyon mula sa QCPD Station 7 na may hawak sa kaso. Nauna na naghain ng mga reklamong grave threats, physical injuries at malicious mischief ang taxi driver na di raw nakakabalik sa trabaho dahil umano sa trauma. Ang kumprontasyon nila dahil umano sa gitgitan sa kalsada. Pag-amin niya, lalabas sana siya dala ang kutsilong pambalat ng mangga bilang pandepensa bago pa nagalit ang lalaki at naglabas ng baril. Pinakita ko na may kutsilyo ako sa loob ng sasakyan. Mm-mm. Tapos? Ngayon, parang umigtad siya, tapos yun, kinuha na niya yung baril. Nung nakuha na niya talaga yung baril, yun, tinapong ko yung kutsilyo. Handa naman daw siyang makipag-ayos sa driver ng SUV. Huwag masyado mainit ang ulo. Magkausap kami, bahala na po kung ano pong sitwasyon. Dahil sa mga insidente ng road rage, pursigido ang LTO sa pagsusulong ng merit-demerit system. Sa ilalim ng panukala, ang kasalukuyang 3 taon na validity period ng lisensya, posibleng palawigin hanggang 5 taon para sa mga matitinong driver na hindi nasasangkot sa aksidente o anumang traffic violation. Paiikliin naman ang validity period ng lisensya ng mga pasaway na driver na madalas nahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Ang idea nito is that kung lagi ka nagbabiolate, you need to go back to LTO to retrain, to retool. Kailangan ka namin paalalahanan palagi. Kailangan ka namin i-revalidate kung talagang karapat-dapat ka pa magkalisensya. Steve Dailisan, GMA News.